Mga idol at kabayan, breaking news! Israel inatake ang Iran. Dalawang natural gas pipeline ng Iran ang nasira dahil sa ginawang opensiba ng Israel. Isang pagpapakita na mahina ang depensa ng Iran. Back to back ang problema ng Iran, mga idol at kabayan. Mga armas at parte ng misal na ipinadala sa Houthi. Nahuli ng US Coast Guard. Pangulong Bongbong Marcos Jr. inatasan ang Philippine Coast Guard at BFAR na walang alisan sa Baho di Masinloc, Oscar Borosol. Isang bagong diskarte ng Marcos Administration na bahagi ng programang Bagong Pilipinas. Kung akala ng China na masisindak nila ang mga Pilipino, nagkakamali sila. China, sinungaling talaga. Sinabi na pinalize daw nila ang barko ng Pilipinas sa Baho di Masinloc. Pero ang totoo, naroroon pa rin ang barko ng BFAR at namimigay ng tulong sa mga mangingistang Pilipino sa lugar. Chinese floating barrier, kumpirmadong muling inilagay ng China sa bunganga ng Baho di Masinloc. Israel ang nasa likod ng pag-atake sa dalawang pinakamalaking natural gas pipeline sa loob mismo ng Iran noong Linggo. Ang nasabing pagkasira sa mga natural gas pipeline ay nagdulot ng malaking abala sa milyong-milyong mga residente ng Iran. Ayon sa isang Western official, ang pag-atake sa loob mismo ng Iran ay nagpapakita lamang na walang imposible sa Israel. Walang duda na kaya ring sirain ng Israel ang nuclear program ng Iran kung kinakailangan. Isang malakas na mensahe ng Israel na dapat mag-ingat ang Iran sa pagsuporta sa mga proxy nito na naghahasik ng kasamaan sa gitnang silangan. Kung kayo ang tatanungin, mga kabayan, tama lang ba ang ginawang pag-atake ng Israel sa Iran? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Double trouble ang Iran ngayon, mga kabayan, dahil ang kanilang mga ipinadalang mga armas sa Houthi ay muling nasabat ng Amerika. Naharang ng US Coast Guard ang mga advanced na conventional weapon at iba pang lethal aid na nagmula sa Iran at papunta sana sa mga lugar na kontrolado ng Houthi sa Yemen. Mula sa isang barko sa Arabian Sea, sinabi ng US Central Command sa social media. Ang kargamento ay naglalaman ng higit sa 200 mga packages na naglalaman ng mga parte ng medium-range ballistic missile, mga pampasabog, mga parte ng unmanned underwater surface vehicle, military-grade communication at network equipment, mga anti-tank guided missile launcher at iba pang military component. Ito ay isang halimbawa ng masamang hangarin ng Iran sa rehiyon. Ito ang sinabi ng pinuno ng Central Command na si Michael Eric Kurila. Ang kanilang patuloy na pag-supply ng mga advanced na conventional weapons sa Houthis ay nagdulot ng peligro sa mga barko na naglalayag sa Red Sea at maging sa Gulf of Aden. Malaki talaga ang tulong ng Amerika, mga kabayan, para mahuli sa karagatan ang mga illegal at mapalatili ang katahimikan. Balitang Pilipinas naman tayo, mga kabayan. Pangulong Marcos Jr. talaga ang tapang. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard at Bureau of Aquatic and Resources na panatilihin ang presensya ng mga barko nito sa West Philippine Sea sa gitna ng patuloy na presensya ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sa isang news forum noong Sabado sa Quezon City, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore Jay Tarella na inutusan sila ng Pangulong Marcos na ipagpatuloy ang deployment sa Baho di Masinloc o Scarborough Shoal, alinsunod sa bagong estratehiya ng Marcos Administration na tinatawag na Bagong Pilipinas. Ang Baho di Masinloc, mga kabayan, ay isang tradisyonal na pangingisdaan ng ating mga kababayan, partikular na sa mga taga Zambales, Pangasinan at iba pang parte ng coastal area ng Northern Luzon. The guidance of the President has been very clear. The location of deployment will be here to stay between the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The objective of which is also related to the first question, for the food security, to make sure that we're going to protect the Filipino fishermen's rights and to ensure that the Filipino fishermen will go there fishing freely na wala ng harassment. So, again, to add up with the response of Sir Nasle, ang possibility na ang Philippine fishermen, no, mga Filipino fishermen will no longer go to the West Philippine Sea is something that this national government is not considering. This is the reason why we have the rotation of deployment. Wala itong katapusan. Meron itong simula noong February 1, no? February 1 to February 9 for the Coast Guard, and then BFAR took over. But definitely, may simula pero walang katapusan. This is the commitment of the Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, because the guidance of the President is very clear. To support the Filipino fishermen for our objective of food security. Are we provoking China? Are we escalating it? I don't think so.
you know, their presence, with or without the government vessels, rotational deployment of PCG and BFAR vessels in Bajo de Masindo, nando naman sila. The only reason why we're there, let me first highlight the fact na ang objective natin dito is not to provoke anybody, not to escalate the tension in Bajo de Masindo. Our objective here is to protect the Filipino fishermen, to make sure na ang mga Filipino mangisda ay makakapangisda sa Bajo de Masindo. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay nasa Bajo de Masindo pa rin ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagbibigay ng mga ayuda o tulong tulad ng pagkain, tubig at krudo sa mga Pilipinong mangiisda sa lugar, at hindi aalis ang barko ng BFAR sa Bajo de Masindo hanggat hindi dumadating ang barko ng Philippine Coast Guard bilang kapalit ito na magbabantay sa area. Ito kasi ang mandato ng Pangulong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard at BFAR na merong barko ng Pilipinas ang nakikita sa Bajo de Masindo. Kasalukuyang nasa Bajo de Masindo o Scarborough Shoal ang BRP Dato Tamblot, at nagpatrol din ang isang eroplano ng Pilipinas, ang Cessna Caravan RP-1077 na nagmula pa sa Clark, Pampanga. Hindi naging madali para sa barko ng Pilipinas ang misyong ito dahil sa paglapit nito, agad itong dinikitan ng China Coast Guard 3105. Ngunit ang BRP Dato Tamblot ay hindi natina sa barko ng China. Nanindigan naman ang Philippine Coast Guard na makakaasa ang mga Pilipino na mananatili silang nakabantay sa West Philippine Sea. Ayon naman sa mouthpiece ng China, pinalis daw nila ang BRP Dato Tamblot sa Bajo de Masindo, pero sinabi mismo ng National Security Council Assistant Secretary na hindi ito totoo. Sa katunayan, kita sa isang video na inilabas ng China na itinaboy daw nila ang barko ng BFAR. Ngunit ayon sa video, makikita na muling bumalik ang MMOV 3005. Isa rin patunay na kita sa larawan na naroon pa rin malapit sa Bajo de Masindo ang isang barko ng BFAR, at nasa paligid dito ang mga bangkang dimotor ng mga mangisdang Pilipino. Sa di kalayuan naman ay naroon din ang presensya ng mga barko ng China Coast Guard. Kapansin-pansin naman sa aerial footage na kuha ng eroplano ng Pilipinas ang isang floating barrier na binabantayan mismo ng isang barko ng China sa bunganga ng Bajo de Masindo o Scarborough Shoal. Kita din na dalawa sa mga barko ng China Coast Guard ay nakaangkla sa loob ng shoal, kaya hindi nakakapasok doon ang mga bangkang dimotor ng mga mangisdang Pilipino. Sa kabuuan, nasa 4 na China Coast Guard, 4 na Chinese Militia at isang Chinese Navy vessel ang nasa loob at paligid ng Bajo de Masindo sa West Philippine Sea. Nasa 20 mother boats naman ng mga Pilipinong mangisda ang naroroon na hinatiran ng ayuda ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Laban Pinas!